Isang magandang umaga mga kabayo. Ang i-share nga pala natin ngayon ay kung paano mag install ng fuel cock sa ating mga motor na Pantra type. Kung paano mag-install ng fuel cock with key. Ayan. In order po natin siya sa online shop. Meron nito sa Lazada at meron din sa Shopee. Ayan. Makikita nyo mga kabayo. Ito siya. Ayan. I-install natin ngayon yan sa ating tangke. Ito yung susi niya. Sa anong motor ko nga ba siya i-install? I-install ko siya sa Honda TMX Alpha 125. Sa tingin ko sukat naman siya kasi bago ko naman siya salpak ay sinukat ko muna siya dun sa stock. So para makita nyo rin yung sukat, ito sukatin natin sa mga nag-aalangan na magpalit nito o umorder, baka alanganin sa kanilang motor. Para alam nyo rin yung sukat. Yan guys. Kung makikita nyo, ayan, nakikita nyo naman, sukat din natin dito para matrace natin saktong sukat. So yan guys, kung makikita nyo, mabibilang nyo naman yan yung kada guhit na yan. Yan yung pinakang exact na sukat nyang pinakang lock dun sa tangke. Yan, may idea na kayo kung anong sukat nyan. Yan, makikita nyo yan dun sa may online shop. Pakita ko rin yung feature mamaya para mag idea na kayo. Pero sa ngayon ito yung exact na sukat nyan. Para may idea na kayo, masukat nyo yung stock nyo sa motor nyo kung maaari ba itong ilagay, para hindi masayang yung inyong bili. Yan. So ngayon magpo-proceed na tayo sa mga tatanggalin muna sa motor para matanggal yung tangke. So guys, yan yung aking motor. Yan, wala pang isang buwan yan, Honda TMX Alpha. Yan, mainit na, pasensya na, mainit na. Tinanghali na kasi ng gising kaya ngayon lang nagawa ng demo kung paano. Okay. Una natin gagawin, may tornilyo to dito eh. Ayan. Ilalim ng bangko, ayan guys. Tatanggalin nyo yan. Ayan, tatanggalin nyo yan guys. Pati yung sa kabilang side. I-remove nyo yan para matanggal nyo yung upuan. And then pag natanggal nyo yung upuan, makikita nyo dito sa loob ng neto, meron ding lock yan. I-remove nyo rin yun para matanggal nyo yung pinakang tangke. Ayan.
malabas lagi naman yung pag ano natin, pagbubukas ng mga ganyang tornilyo, laging palabas yan. A few moments later. And guys, na-remove na natin kabilaan na yan. Ta-dan! Yan. So yun guys, pagkatapos naman nating ma-remove yung kabilaang tornilyo at yung bangkuan, makikita natin to. Yan. Ito naman ngayon yung tatanggalin natin para matanggal naman natin yung tangke. Mahirap kasi guys na hindi tanggalin yung tangke. Tapos ikakabit nyo yun. Napakahirap nun. Talaga yung mas madaling paraan. Lalo pag puno yung tangke nyo ng gas. Hindi safe yun. Yan, na-remove na natin. Pagkatapos, check natin yung switch ng gas kung naka-off, baka kasi naka-on. Para bago natin i-remove tong pinakang hose, eh walang tatapo na gas. Tanggalin natin tong pinakang hose. Maganda niyan, may pambara tayo pagkatanggal natin. Kasi baka meron pang tirang gasolina yan sa hose. Para safe sa tagas. Ayan guys, tanggal na natin. Barahan natin ng malinis. Ayan, okay na yan. And then simulan na natin ngayong i-remove yung tangke. Ito lang naman yung tunnel niya, natanggal na natin. Ayan guys, na-remove na natin. Kung makikita nyo, na-remove na natin yan. Yun lang naman yung tatanggalin dun sa kaninang tinanggal natin. Tapos yan na nga, natanggal na natin. Medyo marami pa akong gasolina, kaya medyo itatagal ko na lang mamaya pag-apply nung fuel cap with key. Let's go. Medyo marami pang laman yung aking gas tank, kaya ang ginawa ko ay dilagyan ko muna ng hose para makapag-release kahit paano ng gas. Kasi pag kinabit natin yun ng may gas pa, may chance na mag-leak habang kinakabit mo siya. Kaya kailangan natin talagang magbawas. Yan, nakahanap din tayo ng magandang pwesto. Magbabawas muna tayo. Kabila pala. Kasi hindi naman tayo pull. Yan, nakikita nyo naman. Yan, medyo nagre-release muna tayo. Medyo marami-rami pang laman. Reserve na lang naman yan, pero parang 2 liters yata yung reserve niya itong tanking to. Sa pagkakaalam ko. Yan, bawas lang naman tayo. Para pag kinabit na natin eh hindi ganun karami yung maglilik. Kung maglilik man. Yan, ito yung stock niya. Ang ipapalit natin dito ay yung nabili nga natin na fuel cap with key. Pwede na siguro yan. Marami-rami na yung nabawas natin. Then, takpan natin para naman hindi siya
masyadong nakasingaw. Eh, medyo gumaan-gaan yung tanke. Para hindi tayo masyado mahirapan mag-apply ng fuel kakwiki. Medyo itagilid na lang natin yung tanke kasi may laman pa rin. Sisimulan na natin i-remove to, yung stock niya. Bakit nga ba natin papalitan ng fuel kakwiki yung stock niya? Kasi once na, halimbawa ay pumunta ka sa ibang lugar at iwanan mo yung motor mo sa kung saan, safe ka na hindi mauubos yung gasolina mo. Kasi hindi natin masabi na palaging walang gagawa ng kalokohan sa kung saan ka man lugar mapunta. Ayan guys. Kaya sana makatulong tong video na to sa inyo. Ayan, pinakita ko naman na sa inyo yung sukat nito kanina, yung eksaktong sukat niya mismo. Ayan, mabibili siya sa True Online Shop. Sana maging successful tong ating pagpapalit. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel, ha, guys. Mga kabayo, huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Para lagi kayong updated sa mga susunod pang video nating i-upload. Simulan na natin ang pagpapalit. I-remove muna natin to, syempre. Ganun lang ulit, guys. Flip lang ulit palabas. Tapos pag na-flip niyo na siya palabas, kusa na siyang sasabay dun sa pag-flip nyo. And then, pwede na siyang kamayin para ma-remove. Yan guys, naikot na natin. Pwede na natin siyang hilahin. Hihilain natin. Ah, pasensya na sa camera. Medyo nag-blurred eh. Madilim kasi. Yan. Guys, na-remove na natin. Oh. Kita, ano? Grabe, ang dumi agad. Kumukulo pa yung gasolina. Kitang-kita nyo naman. Ang dumi. Parang puro kalawang. Nilinis ko muna siya, ayan. Gamit to, gamit yung tingting at yung telang konti dito. Kasi makikita talaga natin kanina sobrang dami nung dumi. Siguro yun yung na-filter niya. Ayan. So malaking bagay talaga itong filter na to. Napipigil niya yung mga dumi na dumiretso doon sa ating karburador. Ngayon, simulan na natin ikabit yung ating fuel kakwiki. Bago pala natin ikabit guys, check muna pala natin tong mga ito. Yung pinakang tornilyo na dito, kabilaan. Kasi kanina chinek ko yan, medyo maluwag pa, na-press ko pa siya. Tapos, itong ano na to, kung mapapansin nyo, parang lumalaro siya pero hindi to ganito talaga. Gagawin nyo dito, ibabaon nyo siya sa pinakang gasket para lumubog siya. Para hindi siya ganito. Hindi naman dapat talaga gumaganto to. Yan guys, oh. Pakita ko sa inyo, hindi dapat yung ganyan. Ibaon natin siya dun sa pinakang gasket. Yan guys, bumaon na siya. Kung mapapansin nyo, lumalaro siya ng paikot. Pero hindi siya yung naaangat-angat. Okay guys, simulan na natin ikabit to. Yan guys, kinakabit na natin. Saktong-sakto lang naman dun sa pinakang thread. Yan, pamay. Pag medyo masikip na, tsaka natin siya gamitan. Yan, mga kabayo, nakabit ko na siya. Bali, ang ginawa ko dito siya nakaharap para hindi siya dito nakalabas ng sobra. Sana lang mamaya pagbalik natin ng tanke, hindi ito makaharang pagbabalik natin. Yan guys. Wala naman ako nakikitang leak sa kanya. Pinatagal ko siya ng ilang minuto para matry kung may leak. Wala naman. Tapos ngayon, itatry natin kung nagpa-function nga ba ito ng maayos. Pasensya na guys, malikot yung camera. Wala kasing ayan, taga-camera. Sariling sikap. Ngayon, ilalagay natin yung susi. Ayan guys, nalagay na natin. Ngayon, i-flip natin siya
papuntang reserve. Kung may lalabas ba. Yun yata yung reserve. Ship natin pa kabila. Ayan guys, nagpa-function na siya. So yun pala yung reserve pa kabila. Ayan guys, oh. Ayan guys, perfectly nagpa-function siya na maayos. Kanina pala naka-pull siya kaya walang lumalabas. Ngayon ito naka-reserve na siya. Ayan, nakikita nyo naman guys, may umaagos. Mission accomplished guys. Don't forget to forget. Yan guys, patay na natin. Sayang din yung gasolina. Off na natin. Switch off na natin. Yan. Dito nagtatapos yung ating vlog for today guys. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe at yung bell button paki-press na rin at paki-on. Huwag sa hindi, ah guys. Maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo. Hindi ko na ipapakita kung paano yan ikabit yung tangke. So, ganun din naman yung rotation yan. Kung paano tinanggal, ganun din naman yan ikakabit. God bless. God bless. Bisa nga kamandong. Ayan, God bless. God bless sa inyo guys. Hanggang dito na lamang uli. At sa susunod pang mga video, abang-abang na lang. Salamat guys. Disclaimer lamang po, hindi po tayo eksperto o naggagaling-galingan. Yan lamang po ay nakabase sa ating konting nalalaman. Maraming salamat po mga kabayo. Hanggang sa muli. Yan mga kabayo, success. Nakabit ko na at nabalik ko na. Subscribe mga kabayo. Salamat.